Hi guys. So for today, ano araw ngayon, Daddy? Friday. Ha? Huh? Hala, oo nga pala. Friday nga pala ngayon, guys. So ngayong weekend, 3 consecutives akong mag-work. Kasi last week, si Daddy ang nag-work last week. Pakita ka sa camera, Daddy. Hello. Hi. So, ayun. Ganito dito ang schedule. May tinatawag kaming Team A and Team B schedule. So, Team A basically is pang Team A schedule ngayon. Bakit ang birthday ni Kuya nito yun? Sa Pilipinas. October 4? October 5 si Kuya. Oo nga, October 5 si Kuya. February 4 si Kid. Bakit nakalaginis sa kanya dito, ayawan. October 4? Anyways, oo nga pala. Meron na kaming adult, guys. Officially, meron na kaming adult by tomorrow, birthday ni Kuya. So, nag-celebrate kami kagabi. Anyways. Ayun, may 18 years old na kami. So, anyways, by the ways, nga pala guys, malapit nang mag-winter. So, bilis ng panahon kasi mag-o 1 year na pala kami dito. Diba? In 2 months. In 2 months time, mag-o 1 year na kami dito. So, dumating kami dito exactly December 14. Tama ba? No? 14? Oh, yeah. December 14 kami dumating dito sa St. John's, Newfoundland and Labrador. And, ayun nga. So, ang bilis ng panahon. And then, dito na naman, malapit na yung pinaka-nakakatamad na season. Sa una lang masaya. Charing. Sa una lang masaya. Buti na lang, guys, meron na kaming Gronus. Ito nga pala yung aming Gronus. Ayun. Nakuha namin siya nung kailan? July. July 20. Hindi. July 12? July 12. Oo. July 12. Oo. So actually, medyo mahirap man kumuha ng sasakyan dito kasi maraming mga, tawag nito? Maraming mga requirements. Mahirap kumuha kapag temporary foreign worker or international student. Mm. Oo. Pero dahil nga sa awa ng Diyos ay na PR kami nung June. Bilis lang, 'di ba, guys? Na PR kami nung June. So nag-decide kaming kumuha ng sasakyan. Mm. Kumuha ng sakit ng ulo. Pero dito, just so you know, hindi siya status dito, guys, ang sasakyan, 'di ba? Meron tayong common notion na sa Pilipinas, syempre kapag may sasakyan, 'yan, ano, mayaman, ganyan, or may ano, may kaya sa buhay or ganyan. So, yung average person dito, most likely it's kumukuha ng hulugan. Mm-mm. Kumukuha ng hulugan at cellphone, kumukuha ng hulugan na gamit, ganun. Mm-mm. Kumaga, ang credit card dito is yun yung kumbaga, powerful yung credit card dito. Especially pagka ikaw, halimbawa, nagtatrabaho ka, ganyan. Kung worker ka. Most likely, ang ginagamit mo credit card. Or, depende. Pero sa aming part, yun. Ganun yun. Mm-mm. Yung ginagawa namin. Though, nililimit na namin ngayon yung credit card. Kumbaga, para din kasi sa ano na, kumbaga, para makasave din ng money. Kasi pagkahalimbawa, syempre, pag credit card yung gagamitin mo, parang ano ka na eh, maging dependent ka na sa credit card na parang, halimbawa, monthly, babayaran mo siya. Ano, parang magka-cash advance ka eh, technically. Pero ano guys, like, nakaka-help mag-build ng credit history
ang credit card. So, it's a must dito. Ang sasakyan, it's a must kasi, syempre, dahil, small city lang kami, guys. Hindi kami yung big cities na kagaya ng Toronto. Pero kung siguro, Toronto, kung malapit lang kami, ang bahay namin sa mga workplaces namin, yun. Hindi namin iisipin. Personally ako, hindi ko ina-advise na kumuha ng sasakyan kasi syempre, pag walking distance lang naman yung workplace mo, bakit ka pa kukuha ng sasakyan? Ang kaso kasi sa amin, guys, yung trabaho ko kasi is malayo. Medyo malayo. Other province. Anong province? Other town. Other town. Oh, city pala. City of Mount Pearl. Oh. Other city. So, kabilang city pa siya. Nagta-travel ako ng sasakyan like 15 minutes. Though 15 minutes lang. Pero pagka nag-bus ka kasi, aabutin ka ng oras. Yung 3 bus, hours. Yung bus pati is, may oras siya. Tapos, hindi siya yung, kumbaga, hindi siya sa fastest route dadaan. So, meron siyang mga stops na kailangan daanan bago pa makarating doon. Tapos, pagdating mo pa doon sa bus station, nandun sa malapit sa work ko, maglalakad ba ako ng 30 minutes? 30 minutes pa. So, hindi advisable na mag-bus. Pagka doon ka nagtatrabaho. Kasi siya, guys, sa kitchen siya, pero... Mathematically speaking... Char! Kumbaga, kinuwenta ko kasi, kung halimbawa, kukuha kami ng sasakyan... Versus magta-taxi. Magta-taxi. Or mag-Uber. Ang bayad kasi sa taxi, one way is $30. $30. So, $60 na siya, balikan. So, technically... In bi-weekly... Kasi kung kukuha kami ng sasakyan, yung gas namin per week, minsan umaabot ng 60 to 70. Yun yung average. Pag marami gas kaming pupuntahan, guys. Mga ikot-ikot. Pero yung umaga, walang ano lang, yung hatid lang trabaho, ganyan-ganyan, siguro aabotin siya ng 2 weeks, yung full tank ng sasakyan. So, ano pa yun na? Kasi yung sasakyan namin is yung RAV4. So, malaki yung makina. 2.4 liters yung makina niya. Kasi so, ayun, SUV. Guys. So, yun nga. Kung nung kinuwenta namin na mas magandang kumuha kami ng sasakyan, at least, hindi lang sa makakatipid, meron pa kaming kumbaga may mapupuntahan namin yung mga gusto namin kasi especially nung summer yung na-realize namin yun pagdating namin dito na dumating kami dito is nag-i-snow na inabot kami ng snowstorm sa labas like dala-dala namin yung baby namin which is wala pa siyang mga 1-year-old na pero sobrang lamig kasi yung mga bata pa yung mga bata naawa kami na na-realize namin na kailangan talaga natin kumuha ng sasakyan kasi mahirap pagka commute ka, magbabas, tas snowing, yun. True. So, ayun guys, so nakuha nga namin to nung July. Ayun, kumukami sakit ng ulo. more on ginhawa naman na side. Mm-mm. Ayun. Convenience. Ayun, convenience. Kasi kumbaga halimbawa, dati mamamaling kami. Hindi kami makapamalingke ng bulk kasi syempre kailangan namin mag-bus, bibit-bitin namin, tapos maglalakad pa ganyan. Maglalakad. Kumbaga, sa halip na makakabili kami in bulk and makakatipid, hindi kasi mas pinipili namin mamili sa malapit, mahal. Mahal, oo. Kasi tapos, yung grocery sa malapit sa bahay namin is medyo pricey yung mga... Items. Hindi kagaya doon sa Costco, doon sa... Kasi malayo ang Costco dito, nasa kabilang city ang pa. Ginagawa namin, monthly, mamamalingki kami ng, like, in bulk for the whole month. Nakakatipid, na, mas nakakatipid. Kasi, syempre, Costco, alam naman natin na mura pag bulk. Okay. So, yun, ganun yung ginagawa namin. It's like, nakakabili kami ng... 3 buong manok ng magkano lang? Like, $18? Oo, 18, 19, ganun. $19, 3 buong manok na yun.
So, ayun guys. So, yun yung isa sa mga advantages ng pagkakaroon ng sariling sasakyan. And thankful kami kasi kahit mga newcomers pa kami dito sa Canada. Kasi ano pa rin naman, kahit magwa 1 year, technically, super newcomer pa rin talaga kami. Mm. And very thankful kami sa province na to kasi hindi mahirap, hindi kami nahirapan when it comes to pagkakaroon ng permanent residency. So talagang binigay talaga sa amin mag-anak yung pagiging PR. Hindi man ganun kabilis comparing sa iba kong mga nakasabayan, kasi meron akong mga nakasabayan na 5 months lang PR na. Pero nevertheless, nagpapasalamat pa rin kami. Tsaka isa lang din yung advice ko sa ganyan. Kumbaga, wag mong i-compare yung situation mo sa ibang tao. Especially pag ganyan na, para kasing meron kasing inggit na minsan, ay, buti pa siya, na PR na kahit ganun pa lang. Mm-hmm. Kumbaga, wait for your time. Yun lang. Like, your time will come. Magiging PR ka din. Be optimistic na, na makukuha mo yun, yung pinapangarap mo, ganun. Like, kasi minsan, doon nagkakaroon ng problema eh. Especially pag, alimbawa kayong dalawa. For example, merong isa na masyadong nag-iisip na, ay, baka hindi tayo maganto, baka hindi tayo magkaganyan, ganyan. Pero syempre, dapat yung isa naman, ikaw dapat yung counterpart na, ikaw dapat yung magsasabi na. Kasi ganyan siya guys, like, pag ako negats, siya, yan, positive kasi thinking. Kasi pagka-parehas na kayo, kasi minsan wala. Kasi nag... Alam mo nangyayari. Anyways, ayun lang muna guys for today. Kwentuhan over coffee. Habang nandito kami sa parking lot at papasok na ako. Thank you guys for watching. Until bye. Next video. Bye!